Okay, welcome po, Prof. JC. Prof, yes. Thank you so much at pagbigyan nyo kami. Yes, no, kaming The Wealthy Org. Very excited kami. Ito, actually, Prof, dapat i-announce namin. Pero sabi ko, sikreto na lang muna para talagang mystery. Kaabang-abang. Yeah. Opo, mystery yung dating. So, actually, Prof, syempre, congratulations. Yes. Welcome po sa FYI for your inspiration. Prof, sobrang inspired kami sa inyo. Wow. As always, yung mga naging journey nyo for the past few months, years, lalo na nung nag-start na yung pandemic, ibang klase, Prof. Sabi nga nila, yung income dito sa EC, lalo na sa team po ninyo, lalo na dito sa atin sa ACI, lumaki lalo simula nung nag-lockdown. It's all about work hard. You know? Yes, Prof. Kaya sobrang happy kami and inspired dahil lalabas lang po ng kanyang Ford Raptor 2021. So, ibang klase, Prof. Sa totoo lang, Prof, hindi biro. Laki, nung nakita ko po yung picture na sabi ko grabe Raptor, parang walang announcement, parang napadaan lang ng Ford, parang gusto ko yan, binili ka. So ganun talaga. Yes, mga Saro technology iba eh, no? Talaga tahimik lang, pero sige, shopping tayo ng sasakyan. Bali, Prof, pang ilang sasakyan niyo na, pang ilang car niyo na? Dami mo to. 5 cars! Pang-liba na, no? Pang 5th car na. Sobrang nakakatuwa. Yung limang sasakyan na yun, Prof. Siyempre, ito. Kasi massive yun. Sa totoo lang, Prof. Multi-million ang nagastos nyo doon. Ang pagkakabili nyo doon, talagang kinas nyo na. Itong next question, Prof. Meron pa bang kasunod? Oo naman. Kasi ako, sabihin nila, Prof, ano yung paborito mong mga naging cars? Sabi yes, so I will choose the next one. Ayun! Pero maganda! Talagang straightforward kung ano yung bagong parating. Oh, ano yung next na darating na sasakyan. Yung work out. I'm very excited to working, na mag-direct ulit. Yes, to gathering the team. Siyempre. So, ibig sabihin, Prof, at your status right now, nandidirect ka rin talaga. Yes, kasi yung dapat yung hindi nating nakalimutan, basic. Yes, Prof. Parang, para mas lumaki, go wide and go deep, di ba? Para mas lumawak o lumaki yung income mo, huwag mong kakalimutan yung basic. Yung, yes. Di ba, the more soldier you have, the more powerful you are. Yes, tama. Grabe. So, importante yun. Nagsisimula pa lang tayo. Ang dami ko na natututunan. So, yun nga, Prof, since ito na obvious naman, ang dami ng paparate, ang dami ng sasakyan. Actually, Prof, congratulations din kasi sa mga leaders mo, ang dami ring magkakasunod na talaga naglalabas din ng mga sasakyan nila. Prof, sa atin naman eh, siguro sa atin na lang, Prof. Magkano ba ngayon si Prof. JC Galicia? Mula pandemic, ha? Yes, Prof, mula pandemic. Pasok sa 700K a month? So, in 1 year time, more than Million talaga, 3. Paano na, pa 4M na. Grabe, Prof. Actually, may mga upcoming project tayo na maybe next year, another result na naman. Ayun, Prof, oo nga pala. Ilan sa mga bagay na talagang gusto rin namin i-apply? Itong yung hub technology, Prof, na ginagawa. Hindi na siya basta. Building technology na siya. Kaya sabi ko, iba tong taong to. Kasi once na meron kang building, sama-sama yung mga leaders. So it's happened, nagiging madali yung pag-gather, meet-up, meetings. Andun na lahat eh. Opo. Nagkasama-sama sila, the technology solid. Kumbaga, napapag-aralan pagsama-sama. Yes. At the same time, it's build your credibility na alam mo yung ini-visual natin na ito yung office namin. Ito yung hindi to small business. No. Talagang ang usapan dito, building na. Na meron kang concept na look in the future, big picture, na pag may mga business partner ka around the world na gusto mag-stay, meron kang i-offer na one of this system. Meron ka talagang kumbaga, parang may sarili ka ng hotel. Yo, diba? Parang yun yung dating eh. So, pag may mga bisita, hindi ka magdadalawang isip. Ay, di, sige, go lang kayo. Punta lang kayo dito. Welcome. Ganda nung ganun, Bro. May bago na naman ako na napamagicin ko din yan, Bro. So, yun, Bro. Siyempre, eto na. May mga resulta. Ang dami nating mga parating pa. And actually, Bro, nagugulat kami. Kasi sa totoo lang, Prof, nagsustok ako sa Facebook. Okay. Wala kang makikita doon. Medyo. Hindi, Prof, ako, out of inspiration, sabi ko, ang gaan, ang sarap ng buhay. Sabi ko,
ito yung gusto ko, yung sabi ko, yung lifestyle na meron si Prof. JC Galicia. Yun yung gusto ko, Prof. Pero Prof, para maka-relate lang din naman, syempre yung ating mga viewers. Mm-hmm. Prof, ano po ba yung background nyo naman? Negosyante po ba talaga family ninyo? Well off ba kayo? Mapera, mayam? Kasi Prof, sa totoo lang, artistahin ka talaga sa personal. Ngayon, pero actually wala. Na-involve ako sa networking industry. Ang may work is Jollibee crew. I've been 4 years na nag-work ako sa Jollibee. Then, na-involve sa akin ng networking. Hindi pa talaga sa Empower Consumerism. Mm-hmm. And 3 years ako doon. Actually, wala nang ups, more on down eh. Ako sarili ko, hindi ako magiling. Nag-a-adapt ako ng learning, paulit-ulit. Andun lang ako sa mga nagagaling din ako, gagaling. It so happened yung mga company pa small time. So, Sara, Lipat, Junkies, ganun. So, ang dami ko natutunan. In short, Prof, hindi, so, ito, para po sa mga nanonood, no, sa mga hindi masyado pa maka-gets or maka-relate, si Prof. JC po, is na-involved sa ganitong klaseng business, pero hindi pa easy. Easy, oh. So, ibig sabihin, nakita niya na yung iba't ibang companies. Yes, and dito ka kumita ng malaki, kasi ito talaga yung magandang company. Kaya hindi ako nasisilaw dun, or natatawa ako dun sa mga palipat-lipat pag may bago. Ako, walang maganda dyan. Ako, galing ako dyan. Actually, pang-8 ko na yung aim. Dito ko nakita yung right mentor, right company, right professor na hinahanap ng isang distributor. And na-realize ko na ito talaga yung number one. Yung mga past companies mo, Prof, doon talaga. Pero at least, di ba, pasalamat din tayo doon kasi binuhay niya yung pangarap. Kumbaga, nabigyan ka niya na, meron palang ganitong opportunity na talagang pwede kang umasenso sa buhay. Right. Pero dito na talaga binigay kay Easy na. Kumbaga, yung vision, yung tatak na yayaman, ang asenso, pinakita sa akin sa networking industry. Yes. So, happy na si Empower Consumerism, kumpleto, Ricardo. From product talagang. Tsaka, para po dun sa mga hindi nakakaalam, Prof, share lang din natin. Ang grupo po ni Prof. JC, international po yan. Sa buong mundo. Hindi lang po buong bansa, buong mundo. Ngayon, Prof, hindi ko lang sure, kasi siyempre sa sobrang dami nun, libo-libo na, or not hundreds of thousands. Anong mga bansa yun? Para magka-idea lang sila, pwede pala dyan, pwede dito, or yung magkaroon lang sila ng magkaroon sila ng hope na hindi lang dito, kasi baka mamaya iniisip lang nila lang tayo, empowered consumerism, balibago lang tayo. Hindi, ang dami, like Fiji, Vanuatu, New Zealand, diba, Zimbabwe, PNG. So, at the same time, sa Africa and sa Asia, ang dami niya. Actually, hindi mo na mamamonitor araw-araw yung pumapasok kung saan bansa. Kasi ikaw mismo malilito ka dun sa name nila eh. Mm. Actually, di mo ma-pronounce eh. Ay, totoo yan. Hindi lalo mo rin mamukhaan. Totoo po yan. So, ang sarap nung ganun. So, alam ko guys, na gustong gusto nyo yung ganun. Siyempre, yung talagang ang daming grupo, ang daming... Pero Prof, anong feeling na nung sa part na ito na, di ba? Coming from different companies, tas nahanap mo na si Easy. Bakit dito ka pumunta? Tingin mo, Prof, bakit dito ka talaga kumita ng malaki? Dahil ba sa company or dahil tingin mo sa sarili mo rin talaga? Hindi kasi yung iba, syempre, yung iba, bakit ganun? Ako, tagal ko na. Kuya, minsan, parang inugatan na ako dito. Parang binibigay ko naman best ko. Ako. Ataw naman ako, pero parang, di ba, parang hindi pa binibigay. Sabi nila, 3 years, di ba? So ako nga, guys, diba sabi ko nga, galing ako sa iba't ibang kumpanya. Sabi ko, maglalabas na ako ng kotse. 1 year pala ako, ganun kabaliw ako. Declare mo na talaga, declare talaga. Another year, sinasabi ko, maglalabas na ako this year. 2 years, and time in networking. 3 years, maglalabas na ako hanggang, di ba, pumasok ako sa Empower. 1 year, maglalabas na ako. Wala pa rin, 2 years na. Hanggang 5 years, sabi ko, Ito na. Wala pa rin. So, yeah. Ito ha, guys. O, kung sino man yung mga nanonood dyan na, iba kasi Prof, naiinip. Yung, kumbaga, yung proseso, masado nilang minamadali. Kumbaga, parang, ako naniniwala kasi ako dun, Prof, sa yung proseso, hindi siya pwedeng madaliin. Pero pwede siyang pabilisin. Okay. No, Prof? Kaya nung sabi ko, 6 years, something sabi ko.
halos nung lalabasan na yung mga kasabayan mo, tropa mo, may doubts ka pa rin kung magkakakotse ka, kung lalaki ng group mo. Ano ka na, 6 years ka na, no? No? 6 years na ako sa networking and basketball. So, di ba, going to 3 years sa same power consumerism, that is experience. Sabi ko, hanggang yung mga top leaders, kaganda na ng buhay. Sabi ko, magiging ganyan kaya ako. Magkakalapas kaya ako ng bolche. Magkakastak yan kaya. Lala ka din kaya grupo ko. May questions, no? May questions. There's a lot of question na ang tingin mo mahirap, kaya papasok sa'yo, pag na lang kaya ako, mag-quit na lang kaya. Diba? Kasi ang pinakamadali. Pero, dahil nga matured, ang daming dinaanan, nakatatak sa utak, nayayaman ka dito, tuloy-tuloy lang, patient. So, continue the journey. So, happy na, di ba, kinukompleto lang pala yung experience ko, tapos binuos na kagad yung ano. Yun! Unang, nagkaroon ako ng BIOS. First car, BIOS. Even my partner, nagkaroon din ng BIOS. Oh, talaga. So, dalawa na BIOS namin. Na. Tapos, after a year, naglabas din kami ng Montero. And another year, Subaru. Yan, yung Raptors. Tapos ngayon, di ba? Parang ang bilis, ang dali. Na parang may bago, may goal ulit. And I'm excited na may bago ulit. Oo, diba? So, parang ang bilis. So, yun lang pala na parang yung delay gratification. Diba? Dinelay ako pero yung plano pala sa akin bigla na mas malaki pala talaga, no? Na hinasa muna ako sa mga ano, sa mga struggle na nakatulong sa akin talaga ta i-mold ako dun sa ganitong ano part. Hindi lang basta leader eh, hindi lang basta negosyante talaga, ganap na big time negosyante. Yes, kasi dapat ano eh, hindi lang networker, medyo may traditional ano ka, parang si Prof. Saro, di ba? Opo. Na experience, kaya nga ginagawa ko, di ba yung kumbaga sabi nga, nag-rent ako ng mga building mo talaga. To build your credibility, na pag sinabi, asan ang office mo, saan nakatira mga leaders mo, saan sila nag-online. Kita mo yun? Yung 7 palapag na yun? Lahat ng lapag na yun. Na yung pinag-uusapan yung parang pag ako kaya OFW, uuwi ako ng Pinas, meron kaya akong home. Yes. Meron kaya akong pag-online. May facilities may kaya facility ako to improve. Yan lagi sinasabi ko kahit ako, meron ako a year na room for improvement para sa akin. Month a month, gumagawa ako ng way. And actually may mga pinaglilibangan ako ngayong project na I'm so excited ako next year na sekreto muna yan, di ba? Na-excite naman din ako dyan. Prof, gusto ko guest ka ulit dito. Kasi wala pa lang eh, guest ka ulit dito. So, yun Prof, yung naging proseso, development mo as a person, ano yung pinaka masasabi mo? Kasi, kumbaga sabi nga po nila, may mga stages. May stages talaga. Yung part po na ikaw, kumbaga Prof, ikaw as a person, as a leader, as a upline ng maraming taong nangangarap, ano yung mga bagay na personally na-realize mo? Kasi nilaban mo talaga eh. Hindi biro yun. Ang daming responsibility na, sabi mo nga ilaban, na dapat ilaban, itawid. Then na-realize ko na ganito pala yung buhay na ibibigay sa'yo once na hindi ka bumibitaw. Sa responsibility, sa dreams mo, sa responsibility mo sa family mo, yung sige ka lang ng sige. Yung sinasabi ni Sarah na at the end of the day, halimaw ka na pala. Yung galawan mo pang ibang level na. Pero yun nga, parang i-continuous the flow, yung basic na dadere ka pa rin. Diba? Go wide and go deep. Diba na palawak ng palawak, na palalim ng palalim, yung go wide and go deep. Tama. Diba na hindi ka, dahil nga may rason, mayroon ka ng resources, parang nakita ko rin sa mga mentors natin na sobrang sipag. Nasabi nga nila, ang isang negosyante, hindi talaga tatamad-tamad yun eh. Yes, bro. Aware sila na alam sila na magsisipag sila. Yes, eh na hindi na rin to para kumita. It's a challenge to yourself. Nasabi ko nga, I'm thankful na I'm not giving up to a lot of my challenge, and hindi ako nag-give up, di ba, sa mga leaders. Okay. Kasi nilulook up ka nila eh. Talagang, siyempre, pag ikaw nakita ka nilang bibigay sila. So, talagang kailangan, gampanan mo yung pagiging laban talaga. Atibay, as a leader, di ba, sa mga ano, mga bago nating member dyan, di ba, leader ka na. Yes. Dapat stability yung emotion mo, practicein mo.
Saka don't give up. Kasi kung may mga dinadaanan ka ngayon or challenges, yes, challenge sa'yo lahat, eh be thankful. Kasi imagine mo, papasok ka dun sa ladder na dapat nag-step up ka time to time. Walang ibang gagawa kundi ikaw. Tama. Andiyan kami, support kami. Yes. Support kami, pero ang gagawa ikaw pa rin. Kaya ako, sabi ko, nung dinadaanan ko yung stage na yan, medyo nahihirapan, na-struggle. Even, naririnig ko na nga ito ang gagawin, pero Apo, hindi ko pa rin nagawa. Naglalabas na ng mga cars, sasakyan, mga kasama ko, pero I have a doubts. Look, I have a doubts in fear na kaya ko kaya yan. Ibig sabihin, yung thinking ko, mayroong problema. Okay. Kaya binago ko. Sabi yun ang ko, kailangan talaga, prof, yung mindset din, yung takbo ng pag-iisip yung towards sa... attraction mo, yung parang ganyan. Kaya binago ko, sabi ko, kailangan may baguhin ako. Kaya sabi ko nun, even na, maglalabas ako yan, kaya ko yan. Ganun ako, atin ko, kaya ko yan. Yung parang, yung attraction mo, parang ini-aim mo, immerse ka. Kaya ko yan. Kaya ko din yan. Take time. So wala talaga... In short, prop, kasi yung iba kasi, nasanay kasi tayo dun sa ano eh, yung sa pag sinasabihan tayo na masyado ka kasing ambisyoso, parang ang thinking natin, pag nag-claim tayo or pag naghahangad tayo, parang at the back of our mind, ay baka mamaya kasi sabihin nila, masyado kong ano. So dapat alisin yun, prop, no? Dapat ako talaga, kasi may narinig ako pero wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam. Even my cross din, even Beno, ano naman yan, dami sinasabi. Who cares? Wala akong pakialam kasi goal ko yan. Kung makuha ko man yan ng 1 to 2 years, goal ko yan. Basta sinabi ko, di ba sabi na yun, basta sinabi ko, mangyayari in the future. Yes. Lalo na kung positive, yes, at maganda siya. Kaya ako wala akong pakialam. Ano sabihin nyo? Makikita nyo lang sa akin. Oh, yung nangyari nga. O, di ba? The inspiration din. Mm-hmm. Kaya ako, I love myself. You know, love yourself kasi para kung anong gusto ko yun ang gagawin ko. Ganun lang. Ganda na ganyan, prof. Oo. Yung feeling na, diba? Oh. Yung feeling na, bahala kayo, basta ito gusto ko. Basta ito naman is makakatulong sa maraming tao. Yun yung ilan sa mga masasabi ko na... Kasi ang tao, ang ganda mo. Opo, totoo po. Pero sabi ko, believe first and you will see. Parang iba na yung ano natin, parang ganun, simple words lang, no? Pero may impact. Kasi ganun nga. Totoo talaga yun, no? Kasi ang tao, to see is to believe. Pero paniwalaan mo talaga muna para makita mo, di ba? Ganun lang yun eh. Sabi mo, fake it, yes, it's true, but you need to make it. Di ba? Kailangan mo gawin. Kaya balance dapat kung nangarap ka. Yes. Sadsa din sa action. Talagang puspusan din. Like this, ginagawa natin, di ba? Some yes, of my mentors na kasama natin, wala pa rin tulog. Mm-hmm. But still, we have a commitment yes, to shoot kami. Ganito. So, payaman mindset. Yes, bro. Asan siya talaga. Kaya sa mga bagong leaders distributor, you need 100% commitment. Yes, di ba? Eh yung mga training, that's the build of the backbone of our business. Dapat andiyan ka, involve mo sarili mo. Yes. So meetings, 'di ba? May mga challenge or promotion yung mga mentors natin. 'Di ba? Dapat tina-target mo 'yan yes, kasi diyan nagsisimula lahat. Diyan nag-i-start yun, dyan, and so on, papasok na yung sakyan, and so on, yes, and so on. Ito na. Small goals, tas ito na bang, may kotse ka na, no? Ganyan. Sarap kung ganun. So ano? Hi! Diba? Napakaswerte nyo talaga. Pero mas exciting yung mga pwedeng mangyari sa kanila, bro. Kasi hindi natin alam, baka nanonood sila. Yun yung ako para sa akin, bro. Naalala ko kasi may inattendan kami before na training na nandun kayo. Sabi ko, grabe naman to mga to. Ang babata. Ang lalaki ng sasakyan. Montero Club. Sabi ko, gusto ko rin yan. Sabi ko talaga na-inspire po talaga ako ng sobra. Sabi ko, hindi biro. Tapos ngayon, ang dami nang lalong sasakyan, ang dami nang kumikita, building na. Yun nga, prof, totoo yan. Sabi ko, normal na lang yan. Parang sa atin, yung sinasabi namin 8 years ago na pag sa US, ang sasakyan, parang necessity ba yun? Parang kaya andyan lang, parang ngayon. Parang darating sa time dito, parang ganun lang. Yung sasakyan, normal. Normal na lang. Kaya pag wala kang sasakyan, hindi ka normal. Kaya, ano lang yun, pero dapat ganun ka, di ba? Yes, kasi lahat ng bagay, dapat kaya mo naman ma-achieve, why yes, not, di ba? Ang sarap din sa feeling. And wala naman kasi kung wala namang tao na parang gusto mo kumita ng malaki, gusto mo ng pera, wala mong magsasabi nung, kasi
human or according to study, lahat tayo gusto ng pera. Please, even the soldier, teacher, MMDA, joke lang ba yan? Kaya nandyan yan para kumita ng pera. Sa mga business partner natin nasa abroad, may commitment. The game number one para kumita ng pera. Kami, nagkukuyat. Opo. Para kumita ng lots of pera. Kung bakit? Para madami kang matulungan, madami kang ma-inspire. And even, kaya kami nag 4 hours, 2 hours ng tulog natin, diba? Medyo ano lang. To gain, diba? Ano mo yun? Hindi na sa pera din, pero yung happiness namin na kaya pala. Yes. Na kaya nasabi namin, pag hindi ka pa successful, may problema ka sa working ethics. Tama. Medyo nasabi namin, tamad lang yan, rason lang yan, kasi ganito, kasi ganyan. Tanggalin mo yung kasi mo, tanggalin mo yung rason mo, tanggalin mo yung dahilan mo para, ano mo yun, sabi ko mga going straight, nung ginawa ko dati na may problema pala sa akin, even may doubt na pala ako na kaya ko, may fear na ako na kaya ko, pero kaya ko pala talaga, inalis ko lang yung kaya talaga. Kasi, kasi, reason, dahilan, alam mo yan? Mga palusot, yan, garbage talk, you know. Nalis ko yan, kaya yun, binigay sa akin, sunod-sunod naman. Galing, okay. No? Solid, solid, prof. Isang bakat na dyan talaga. Totoo talaga, prof, yung iba ang knowledge na ng taong kumikita at umasenso na sa buhay. Tapos ang sarap marinig dun sa taong multi-millionaire. Mm-hmm. Tapos katabi mo. Yeah. Iba yung pasa nung ano eh, nung vibration, nung energy. Yeah. So yan, mapapasa din sa inyo yan. Kaya dapat manood kayo. And sa mga susunod natin na episode, syempre hindi natin alam. Baka syempre ma-guest ulit natin si Prof. JC. Oo naman. Taon-taon, guest nyo ako. O pwede nga lang, every quarter. Kasi baka mamaya, sa susunod na naman, hindi na basta building. Skyscraper na ang next na ano natin. So, Prof, ang sarap mangarap, ang sarap na maabot lahat ng pangarap. Yes, kasi pag pinag-uusapang pangarap, masaya ka na eh. Wala pa, masaya ka na. Opo, yan. Di ba sarap pag-usapan? Di pag-usapan mo na araw-araw. Maghanap ka rin na nangangarap na tao. Sama-sama kayo nangangarap. Pag-usapan yung pangarap mo, and 3 years from now, it's reality na. Totoo. Reality na. Dinadrive mo na. May bahay ka na. May pera ka na. You travel a lot. Time freedom, pinalsang freedom, mangyayari sa'yo. Wala na pag pinag-uusapan. Oo, di ba? Totoo yan, bro. Pero yung ano nga eh, sabi ko nga, nung before yung ito nga, nung before nangyari yung pandemic, panay ang travel nyo, bro. Ito talaga yung masasabi mong ang negosyo mo, international. Kasi kahit saan ka lumapag, si Prof. JC, kahit saan lumapag na airport yan, may business partner. Kaya sabi ko, gusto ko din ng ganyan. Punta dito, punta dyan. Turo dito, train dyan. Sabi ko, iba yung sipag. No wonder, Prof. Andiyan ka, sobrang blessed mo, dahil mong tao natutulungan. Tamang-tama, for your inspiration, sobrang na-inspire kami sa'yo. Alright. Thank you so much. So, Prof, siguro, message or tips pa siguro, kayo, Prof, kung anong tingin yung fit para sa ating mga nanonood, lalong-lalo na siyempre, Prof, sa amin na talagang naharap din na sobra na ma-achieve namin kung ano yung mga na-achieve. Sa akin, ano, ulit-ulit ko itong panoorin itong video nyo ito kasi may matutunan ka, maintindihan ka dito. Ito kasi mag-i-start lahat. Eh. Siyempre yung passion mo, sipag, galingan mo pa. Alam kong lahat ng tao may potential. So parang i-unleash mo lang siya. Lalabas siya. Yes. Meron at meron kanyan. So lahat tayo may gift ng isang bagay na tutunan at pag-aaralan. So for me, para sa akin, commitment ka, gawin mo lahat ng gagawin mo. Bigyan mo na, ipodo mo na. Kasi 2021 is the best one for us. Tama. So kami mismo, I'm very excited na ano mangyayari. Ako, ramdam ko na next, bago matapos ang taon na to, maglalabas pa ako ng next car ko. Yun, ha? Ate, nabubuking. Ito na, share ko na lang din. May bago akong property ngayon. Ipo-post ko siya. Yeah, sige, bro. I'm very excited. This 2021. Okay. Ay! Tatrabaho ko yung gusto, di ba? Yung nakwento nyo kanina na ano? Oh. Ay! Kaabang-abang! Iba-vlog natin yan, bro. Sige lang. Never give up? Yes. Di ba? Huwag ka masyadong laging nasa higaan. Bangon ka lagi. Di ba? Gawin mo yung best mo. Yes. Okay? Ang team, ang family, ang brotherhood will still there para sa'yo. 100% support. Suportahan mo sarili mo. Yes. Suportahan mo ang sarili mo, aasenso ka. Yun. Yun lang. So guys, narinig nyo yan, napanood nyo yan. Kung gusto nyo, isulat nyo yan. Aralin nyo, ibaksak nyo sa mga leaders nyo, sa mga hindi pa makakapanood. Itag nyo, imension nyo.
Kasi yung tao pinakikinggan natin dito ngayon, ito is isang, alam mo yun, yung proof, living proof, na dito talaga, pwedeng-pwede ka talaga umasenso at umaman. Prof. JC, maraming okay. Salamat. Sobrang laking bagay nito, Prof. Ako, naniniwala ako sa papanood pa lang ng mga taong nanonood nito, hundreds and hundreds of thousands or even millions ang pwede nilang tabuin dito. Kasi hindi natin masabi, 3 to 5 years from now, baka mapanood nila ulit. Oo nga, dito ko na-realize. Dito yung turning point. Oo, 5 years, ang dami na lalong from nun. Oo. No. Baka yung building ng Laguna dito, naubos-ubos mo na. Yung Tecto Park, sa'yo na. So anyway, guys. Again, this is the second episode ng ating FYI. Marami pang kasunod and we are very excited. Malay mo, sa mga susunod na episodes, baka ikaw yung ilan sa mga mag-guest namin. So, lagi ka mag-follow, like and subscribe, share. I-share mo to sa mga leaders mo. Aralin mo kung ano yung mga dinidiscuss dito, lalong-lalo na kay Prof. JC. Prof, again, thank you so much. And syempre, shout out kay Prof. Chris. Salamat po sa The Wealthy Org and special mention to Boss Zaro. Thank you so much po sa inyong binibigay na love and support sa amin. So yun lang again. Bye guys! Bye.